Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Narito tayo sa ating palatuntunang sa liksikin ng mga kasulatan. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol sa bakit nga ba ang mga Baptist at mga Protestante ay hindi tinatanggap yung apocryphal books. Why Baptist and the Protestants reject the apocrypha? Ito yung tinutukoy nito, yung the interbiblical books. Okay, so ano nga ba yung apokrypha? What the apokrypha is? Ang salitang apokrypha ay tumutukoy sa mga ancient religious writings of questionable origin and truthfulness. Questionably po ang kanilang saan galing at kung totoo ba ito, ano, questionably po. Itong mga sulat na apokrypha, ito'y lumabas panahon nung ang mga Hudyo ay they were captive, ano, alipin sila sa Gentile Kingdom between the times of the writing of Malachi and Matthew. So, ang last book sa Old Testament, ito yung Malachi. And then, the first book of the New Testament is Matthew. This is why they are often called interbiblical books. The term apocrypha means hidden away and denotes doubt. So, ang ibig sabihin ng apocryphal apokrypha is spurious, doubtful. Yan ang ibig sabihin. Ang mga libro na apokrypha, as they appear in English versions, in whole or in part, as listed by the International Standard Bible Encyclopedia, are una, first Esdras, second Esdras, pangatlo Tobit, pang-apat is Judith, pang-lima, the rest of Esther, pang-anim, the wisdom of Solomon, pang-pito, Ecclesiasticus, also called Zerah, pang-walo, Baruch, and the epistle of Jeremiah, nine, the song of the three holy children, 10, the history of Susanna. And then, pang-11, Bell and the Dragon. Pang-12, The Prayer of Manasses. 13, First Maccabees. 14, Second Maccabees. So, merong 14 books sa apocryphal, or sa apocryphal books. The Canon of the Scriptures. In the days of Ezra, noong 457 BC, that is before Christ, ang mga Orthodox Jews, yung mga Israel, no, kasama yung Israel dyan, adopted the 39 books of the Old Testament as the true canon documents. So, sino yung mga kumilala sa totoong Old Testament? Old Testament, yung mga Orthodox Jews. Yun ay kinilala nila as the Holy Scriptures. Our Lord, His disciples, and the New Testament Church accepted these books. At ang ating Panginoon at ang mga apostoles, parati nilang kinocote at sinasanction yung sa Old Testament, no? Ang kanyang divisions, the law of Moses, the prophets, and the Psalms, binanggit ito ni Jesus. Ngunit si Jesus at yung mga apostoles, kailanman hindi sila nagbanggit ng, hindi nila binanggit yung apocryphal books, no? Kailanman hindi nila kinote or hindi nila they did not sanction any of the books of the apocrypha.
The Apocrypha was officially adopted by the Roman Catholic Church at the Council of Trent in 1545 AD. AD means Anno Domini, in the year of our Lord. So, later na, no? Huli na. 1545, that is part of 16th century. So, hindi talaga sa simula-simula itong Apocrypha ay kasama sa Biblia. 15 centuries after our Lord and His disciples had sanctioned the Old and New Testament writings as a perfect guide for our faith and practice. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sinasabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Tumutukoy yan sa 66 books, hindi kasama ang Apocrypha. The Old Zurich, Luther and Geneva Bibles in 1529, 1535, and 1560 include the Apocrypha as of doubtful origin with the following comment. Sinali nila, ano? Pero may comment. Ito yung comment. Here are the books which are numbered by the ancients among Bible writings and which are not found in the Hebrew canon. It is true that they contain good and useful doctrines. At the same time, it is very right that what was given by the Holy Spirit should have preeminence above what came from men. So, yun ang comment. So, ibig sabihin, hindi talaga ito kasama sa Biblia. In the year 1545 AD, the Council of Trent, Roman Catholic, panahon nito ay meron ng Roman Catholic noong 1545. Kasi ang Roman Catholic ay na-develop sa 251 AD to 600. It is a gradual departure from the faith. At ayon dito sa 1545 AD, at the Council of Trent, whosoever shall not receive as sacred and canonical all these books and every part of them as they are commonly read in the Catholic Church and are contained in the Old Vulgate Latin edition, or shall knowingly and deliberately despise the aforesaid tradition, let him be accursed. So, makita natin na ito'y dinagdag lamang, no, sa 15 sa huli na, no, 1545 sa Council of Trent itong Apocrypha. Another reason, dahil sa yung unang reason natin is yung hindi kasama ang Apocrypha sa canon of the scriptures, sa nung na-canonize ito, ano, in-acknowledge ng mga Jews ang ano talaga ang Biblia. At another reason is fakery and fallacies found in the Apocrypha. So ibig sabihin fake at mga fallacies, hindi totoo. Baptists and Protestants consider the Apocrypha to be a spurious book. A spurious, that is doubtful. Uninspired, hindi ito kasama sa inspired sa sinasabi sa 2 Timothy 3:16 to 17. Hindi ito mapagkatiwalaan because of its lack of harmony with the teachings of the Bible. Hindi kasi tumutugma at hindi sumasang-ayon sa katuruan ng Biblia. They therefore consider it to be a forgery and addition to the Old and New Testaments, such as incur the judgment of God's anger. Dinadagdagan lang nila ang Biblia. Lalo lang magagalit ang Panginoon sa kanilang pagdagdag sa Biblia. Makita natin sa Revelation chapter 22 verse 18, sinasabi po dito sa Revelation chapter 22 verse 18, sabi nga dito,
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto them, unto him the plagues that are written in this book. Lahat ng mga salot, idadagdag sa kanya kung ang sino man ay magdadagdag. Ano? So, kaya itong apocryphal books, ito'y addition lamang, ano? Dagdag ng tao. So, hindi ito mapagkatiwalaan kasi hindi naman naayon at hindi siya harmonious sa teachings ng Bible. Kaya ito'y forgery lamang. It is an old tactic of satanic warfare that what one cannot destroy, he should try to pollute. O kaya si Satanas, pinupollute niya ang Bible. Kaya yun, merong mga corruption. Pero nanatili pa rin ang totoong Bible. Ano? Since Satan could neither destroy the Bible nor the church during the dark ages of Roman Catholic terror, he sought to pollute them both by forcing acceptance of the spurious apocrypha with its hidden religious rites and concepts. O kaya ito yung paraan ni Satanas para ang tao ay maligaw, ano? Yung pinapasok nila ang mga maling katuruan at dinadagdagan nila ang Biblia upang mailigaw ang mga tao. Basahin natin sa Matthew 24:35, Matthew 16:18, Matthew 28:20, and Ephesians 3:21. Ang point dito ng ang church ng ating Panginoon ay nagpapatuloy. Hindi namatay ang church ng ating Panginoon simula nung itinatag niya ito. Kasi sabi nga sa Matthew 16:18, thou art Peter, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So when Christ started his church, when Christ established the church, it has never gone out of existence. And according to Ephesians 3:21, to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Ang apokrypha, ito'y pinanghawakan ng Roman Catholics as part of their guide because on it, they can hook most of their idolatrous teachings, including their money-making grabs from the laity, ayon kay Albert Garner, no? Yun. Including their money-making grabs from the laity. 10 false doctrines taught in the Apocrypha that are wholly contradictory to the Old and New Testament teachings are, ano ba yung mga sampung katuruan, mga maling katuruan na andyan sa Apocrypha, no? Yun ang ginagawa nilang batayan sa kanilang teaching, yung Apocrypha, para meron silang basihan sa mga maling katuruan nila. Una, itong suicide or harakiri, they consider it as honorable. That suicide or harakiri is honorable. Sabi nga, a gory type of suicide, harakiri, is commendably recounted in 2 Maccabees 14:41-43, which reads, now as the multitude sought to rush into his house and to break upon the door and to set fire to it, when he was ready to be taken, he struck himself with his sword, choosing to die nobly rather than to fall into the hands of the wicked and to suffer abuses and becoming his noble birth. But whereas though haste he missed of giving himself a sure wound, and the crowd was breaking into the doors, he ran boldly to the wall and manfully threw himself down to the crowd. So this description of the virtue of suicide is basically hidden in its concept and wholly contradictory to the teachings of the Bible, ayon pa kay Albert Garner sa Defense of the Faith, concerning the taking of human life. Murder is condemned in the scriptures, ayon sa Genesis chapter 4 verse 10, ay kita din natin sa Revelation chapter 22 verse 20, no person according to the scriptures is any more justified in taking his own life
than he is in taking the life of another. Hindi talaga justified itong pag-suicide or harakiri. Ang ama na siyang nag-commit ng suicide, or ina who commit suicide or taking the life of their children's father or mother, is just as guilty of murder as if they had taken the lives of some other children's father. So there is neither manfulness nor nobility in suicide or harakiri. Hindi ito honorable. Yan ay kasalanan. Kahit sino pa, sino pang tao, accountable siya kung siya ay gagawa nitong harakiri or suicide. This is one reason kung bakit ang mga Baptists and Protestants reject the apocrypha bilang kaduda-duda, no? Spurious, fallacious, and untrustworthy. Pangalawa, that incense on live coals drives the devil away forever. Ayon sa apokripa, no? Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa apokripa, kasi wala namang tinuturo ang Bible na itong mga pabango o pausok-usok, ito ang magpapaalis sa demonyo. So, yung sabi nga ni Albert Garner, another reason Baptists and Protestants reject the apocrypha as inspired is because of its quack medicine. Prescription claimed that the burning of a portion of fish entrails heart, liver, and gall, driveth away all kinds of devils from man or woman, so that they come no more to them. So, ito yung paniniwala nila, no? So, makita natin yan sa Tobias 6:5-8, yung katuruan niyan, pampaalis daw ng demonyo. Ngunit hindi kailanman ni Jesus tinuturo ang ganon. Si Jesus, si Paul, o kahit sino sa New Testament ay hindi sumasang-ayon sa ganong klaseng paniniwala. So, hindi naman yun ang paraan sa pag-drive, sa pagpaalis sa demonyo. So, makita natin sa Acts 3:1-8, verse 16, chapter 16, 16 to 18, Mark 16:17, kung paano sila nagpaalis ng mga demonyo. Jesus started that devils should be cast out of men in his name, but not in the name of a fish, heart on burning coals. Nor did he claim that said devil or devils would never come to them again. So itong sinasabi sa apokripa, ito ay contradiction sa sinasabi sa Biblia, kaya hindi tinatanggap ito ng mga Baptists at ng mga Protestants. Pangatlo, itong paniniwala, no, yung nakasulat dyan sa apokripa na ang mga anghel ay may families, ay contradict naman ito sa Biblia. Sabi nga ni Albert Garner, though the Bible teaches that angels do not marry or have children, Tobias relates that Raphael, an angel of God, told him that he was the son of the great Ananias, and Tobias recommended him for this. Yan makita natin sa Tobias 5:15-19. So, saan ba sa New Testament or sa Old Testament tinuturo ang ganon? So, ang Old Testament at New Testament, hindi naman nagtuturo na ang tao mag-hire ng angels para mag-work sa kanila. So, pero sa sinasabi, no, sabi ni sa Tobias, yung contrast this lie of Raphael sanctioned by Tobias with the testimony of Gabriel. So, Luke chapter 1 verse 19, Mark 12:25. Ang totoo, ang mga anghel ay hindi nag-aasawa.
walang pamilya. Kaya hindi ito matatanggap ng mga Baptist at ng mga Protestants, itong apokrypha. Pangapat, nasa apocryphal din, yung apocryphal books din, yung tinuturo nila na ang kaligtasan ay makamit sa pamagitan ng abuloy, no? O mga kawanggawa or abuloy, giving of alms. Okay, so the apocrypha sets forth the way of salvation as a way of ritualistic compliance. Yung sa kanila is naniniwala sila na itong pag-aabuloy, ito ay makapaghugas ng kasalanan at makapagligtas. Ayan, makita natin ang batayan nila niyan ay nasa Tobiah 12:8-9. So, ang totoo, ang kaligtasan naman ay sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Hebrews chapter 9 verse 22. Makita natin sa 1 John chapter 1 verse 7. Chapter 2 verse 1 and 2. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Makita natin na ang kaligtasan natin ay hindi sa mga abuloy, hindi sa pera, no? Tingnan natin sa 1 Peter, basahin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Sabi nga dito, 1 verse 18 and 19. Okay. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So tayo naligtas sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus, hindi sa pera, hindi sa silver and gold. Okay, panglima, itong paniniwala nila na honorable, no? Yung may dangal o may sangkarangalan ang magiging madre, that it is honorable to be a nun. Kaya yun ang basihan nila dito, yung sa Judith chapter 8 5 to 6, basihan ng mga Roman Catholics. Yan ang ginagawa nilang basihan sa apocryphal books. So base sa statement nila dito, basahin natin itong Judith chapter 8, 5-6. And she made herself a private chamber in the upper part of her house, in which she abode shut up with her maids. And she wore her cloak upon her loins, and fasted all the days of her life, except the Sabbaths, and new moons, and feasts of the house of the Lord. So, on the basis of this statement, Roman Catholicism teaches that the holiest service a girl can offer to Christ is by entering the secrecy of the nunnery, yung pagmamadre. Kaya, yan ang dahilan kung bakit mayroong mga madre, ano? Binasin nila dito sa Judith. So, ang sabi sa Bible, anong sabi sa Bible sa Hebrews 13:4? A marriage is honorable unto all men, and the bed undefiled. So, honorable ang marriage, hindi ang pagmamadre. Okay, pang-anim, that murder is honorable. Ang pagpatay, honorable. The apocrypha sanctions murder so long as it will advance the cause of the righteous. Ibig sabihin, para dumami o lumago yung gawain, okay lang ang pumatay. Yun ang dahilan kung bakit nung Dark Ages ay in-apply nila yung tinatawag na Inquisition, no? Pag-torture sa mga Christians noong unang panahon. Roman Catholicism has sought to justify the bloody terror against Baptists and Protestants by Judith chapter 9 verse 2. Yan ang sabi ni Albert Garner. Okay, so pito, ano? That souls in hell or purgatory can hope to get out. Paniniwala nila na pwede pang maligtas, andun ka na sa impyerno.
nasa purgatory, no? Nasa purgatory. Actually, wala namang purgatory sa Bible. Meron lang heaven and hell. Walang basis for purgatory. Pero doon sila nagbabatay sa apocryphal, ano? Apocryphal books. Based on the question of Wisdom chapter 3 verse 1 to 4 of the Apocrypha, Roman Catholicism seeks to approve the doctrine of purgatory. Of this, the Catholic Dictionary by Addis and Arnold, page 702, reads, "All the souls in purgatory have died in the love of God and are certain to enter heaven. But as yet, they are not pure and holy enough to see God, and God's mercy allots them a place and a time for cleansing and preparation." So, yan pa ang dahilan bakit hindi ka agad makapasok sa langit kasi lilinisin pa daw. So, yan ang paniniwala nila, purgatory, pero wala yan sa Bible. Yan ay nakabatay sa apocryphal books. Ang tinuturo sa Bible na pag hindi ka magsisi habang buhay, pag namatay ka, wala ka ng pag-asang maligtas. At hindi ka maligtas sa magitan ng dalangin ng mga buhay. Ayan, makita natin sa Luke chapter 16. So, reason kung hindi tayo, bakit hindi tayo naniniwala sa apocryphal books. Kasi yung paniniwala nila na yung inaprubahan daw ng Panginoon yung Daniel 13 story of lust, that God approved the Daniel 13 story of lust. Hindi naman yan aprobado sa Panginoon, no? The Apocrypha has added two chapters to the book of dinagdagan nila, no, of Daniel. Itong Daniel, inaprubahan na ito ng mga Orthodox Jews, and tinanggap na ng ating Panginoon. Pero dinagdagan nila ito, chapter 13, is a salacious story of intrigue and attempted seduction of a pretty woman named Susanna by two unnamed elders of Israel. Wala namang batayan yan sa Old Testament at saka sa New Testament. Okay, another reason, paniniwala sa Apokrypha, no, that God, God carried Habakkuk many miles by the hair of the head. Hinila lang daw siya sa inawakan lang sa kanyang buhok, ano? Daniel chapter 14 of the Apocrypha claims that Daniel killed a dragon worshipped as a god of the Babylonians by making a poison potion of pitch, fat, and hair, and boiling it, making it into lumps, and putting it into the dragon's mouth, whereupon the dragon exploded. Parang palabas, no? Daniel chapter 14 verse 26, wala na, hindi na ito kasama sa Bible, no? So, ito yung mga dagdag nila. Daniel chapter 14, 32 to 36 tells a tale that an angel of the Lord took Habakkuk by the hair of the head from Judea to Babylon, near 500 miles distance, with a bowl of pottage in his hands, and set him down in Babylon over the den of lions. O, ito'y wala na rin ito sa Bible, no? Ito'y contradictory sa Bible. And then ginawa din nilang batayan ito sa practice nila na prayers for the dead may release them from hell. Pag idasal mo daw ay makakaligtas ka sa impyerno. Ang basihan nila yung 2 Maccabees 12:43-46. Yan ang binasihan nila. Pero ang totoo, wala nang kaligtasan, no? Matapos na ang tao mamatay, at kung hindi siya ligtas, wala na siyang pag-asa. Makikita natin yan sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Yung rich man, wala na siya. "There is a great goal fixed," yan ang sagot ni Abraham. Ibig sabihin, hindi na pwedeng tumawid from
hell to paradise. Okay, so ang apokripa ay salungat sa katuruan ng Biblia. Kaya hindi ito katanggap-tanggap, ito'y kaduda-duda. Ayan ang dahilan kung bakit tayong mga Baptist at saka yung mga Protestants hindi tinatanggap yung apocryphal books. So ang Bible is composed only of 66 books. Yung Old Testament is 39 and then yung New Testament is 27. Magandang gabi po.